Yan. Make sure po natin na naka-off yung kanyang breaker bago natin i-start. May push natin itong start. Okay, today mga kaibigan is magti-testing ako ng street light dito sa SLP5 panel using by the generator. Ito po yung aking generator na gagamitin. Hindi ko pa na-connect yung kanyang cable na manggagaling dyan sa breaker na yan. Papasok po dito sa SLP5 panel. Ngunit ito pong nasa main breaker na cable, na-fix ko na rin po ito. Hindi ko lang naipakita po sa video na ito. Napakadali lang naman po ilagay niyan. At ito po yung mga control ng ilaw natin. Ito yung mga breaker na ito. Umpisan po natin ikabit itong cable dito para matesting na po natin. Okay guys, naikabit ko na yung tatlong cable. So pasilip ko lang saglit sa inyo before natin na i-start yung generator. So itong isa, dito yung kanyang neutral sa tabi ng ito. At itong red, yellow, bali nagkaiba-iba lang po yung kulay kasi medyo may mga scratch na kasi yung cable kaya linagyan ko po siya ng electrical tape. Ayan po yung sa kanyang baba, yellow, ito po yung nasa taas, red. At itong hindi po natin na ikakabit pa na cable is kulay blue. 3-piece po ang supply ng ating generator. Kasi 3-piece po yung papasok po dito sa SLP panel na ito. 3-piece po yan. Okay mga kaibigan, na-fix ko ng lahat ng cable na ating ilinagay dito sa breaker nitong generator. So na-secure ko na rin po yung kanyang mga cable, yung hotline po natin. Nilagyan ko yan ng insulation. Katulad po nitong nasa tabi na ito. At itong neutral po natin, linagyan ko rin siya para secure na secure po siya. At bago din po natin i-start yung generator, make sure po natin na maayos yung pagkakahigpit nitong ating mga line. So kailangan mahigpit na mahigpit po yan para safe na safe yung ating line, para hindi po nag-iinit yung line pagka mayroon na siyang supply. So ready na po yan. Start na po natin itong generator upang ma-check po natin kung ilan yung voltahe na pumapasok dito sa cable na ito. Okay, ito lang po ang switch nito sa pag-start. Yan. Make sure po natin na naka-off yung kanyang breaker bago natin i-start. Okay, push natin itong start. Okay, check po natin gamit itong tester. So para malaman po natin kung ilang voltahe yung pumapasok. Okay, touch po natin dito sa dalawang cable. Yan, red yellow muna po, i-line to line natin. Para ma-check po natin yung supply, i-on po natin itong breaker. Ngunit bago po natin i-on itong breaker na ito, make sure po natin na yung breaker dun sa loob ng SLP panel ay naka-off. Puntahan po muna natin po ito. Ayan, naka-off po yung kanyang main breaker. So lahat naka-off. Tsaka po natin i-check itong line. So i-on po natin ito para malaman po natin dito yung supply niya, kung ilan yung pumapasok. Okay, touch po natin dyan sa red and yellow. Line to line po muna. Ayan. 350 yung ating supply. Yellow and blue. Ayan. 353. So mag line to neutral naman po tayo. Line to neutral. I-touch po natin dito yung isa.
At dito po yung isa sa ibaba, sa red. Yan. Ingat lang po para safe tayo. Yan. Yan, 220 po yung ating supply. Okay na po yan, okay na yan. Yan, same sa yellow. Parehas ng yellow. So, okay na po yan. So, tingnan na po natin yung supply dun sa SLP panel dito. Yan, naka-off pa naman po itong breaker na ito. Yung line po lang na may power, nandito pa lang sa baba. Ganyan, i-check po natin line to line din. Touch din natin siya dyan sa ilalim na yan, oh. Yan, yan. So, 353 po yung kanyang supply. Yan. At check po natin line to neutral. Saglit lang po at i-ano ko lang yung camera ko. Okay, check po natin line to neutral. Red and black. Yan, 228. At yellow and black. 225. Yan, yellow and black. Blue and black. Yan, blue. Okay po yung ating line. Okay, tanggalin ko na po itong electrical tester natin para makapag-proceed na po tayo dito sa aking gagawin na pag-testing dito sa bawat breaker. 1 and 2 po ang i-start ko na i-on. Breaker 1 and breaker 2. Para malaman po natin kung umiilaw na yung ating mga ilaw. Okay, marahil magtatanong po kayo bakit kailangan pa naming testingin yung mga street light gamit nga po itong generator na ito. So ang dahilan po, para malaman namin agad kung ano yung problema ng mga street light, okay ba yung mga bulb at yung connection ba niya ay okay. Para pagdating po ng final testing, is wala na po siyang maging problema. So yan po ang dahilan kung bakit kailangan testingin namin agad yung aming mga street light na inasimbol. Itong main breaker. Okay. Meron na pong power. Okay, on po natin itong 1 and 2. Okay, dalawang breaker po yung naka-on natin. Saka po natin i-on itong manual switch. Kasi pag dito po natin i-switch on sa papunta sa kanan, automatic po yan. Mag-on po yung kanyang sensor. So, hindi po muna natin kailangan na gamitin yung sensor dahil araw, hindi siya makakasagap ng dilim. Kailangan takpan natin siya bago siya mag-on. Ngunit gamitin po muna natin itong manual to. Pag nayaw na po natin ito, saka po yan magkukontakt. Ayan. Okay, umilaw na po yung ating mga ilaw. Okay, mag-proceed po tayo dun sa ibang ilaw na hindi gumagana para ma-verify po natin kung ano yung naging problema niya, kung bakit hindi umiilaw. Okay mga kaibigan, ito yung aking lighting pole na ito troubleshoot. At share ko po sa inyo kung paano ang tamang procedure ng pag-troubleshoot nito. Una po ninyong gagawin is bubuksan po ninyo itong pinto nitong lighting pole. Yan, bubuksan po ninyo gamit yung Allen key. Yan, kapag nabuksan nyo na po, ang una nyong gagawin, ilalabas nyo itong fuse holder. Yan, lalabas nyo yan. Yan yung kanyang line. Ito yung nanggaling sa ibaba. Itong cable na ito. So, ito naman yung paitaas. Okay. Pag-check po nito ninyo ng line, tatanggalin po ninyo itong
pin yung nakasaksak dito sa line niya. So, yung tawag dito ay fuse holder. So, tatanggalin nyo po ito. At i-check nyo po yung line na gamit yung tester natin. Nahugot na siya. Hinuhugot lang naman ito. Yan. Pagkahugot po ninyo nito, ilalagay po ninyo dito yung dulo ng test rod na dalawa. Tig-isa po yan para ma-check po ninyo yung line niya kung may power. Okay, pagkalagay po ninyo ng test rod dyan sa kanyang line, nakapasok na yun dyan. So, isit naman po ninyo yung inyong electrical tester sa bolts para malaman po ninyo yung ilang supply yung pumapasok. Yan, nakalagay na po siya sa bolt. Yan, wala po yung ating supply, walang supply na lumabas. Kasi dapat lalabas dyan is 220 or 228. Ibig sabihin, hindi po connected yung ating line. Yan, hindi po connected. Okay, after po nating ma-check itong line, dahil nalaman nga po natin na hindi connected yung kanyang linya, yan, wala yung reading, walang reading. So, ang susunod po nating gagawin, pag na-check na po natin yung line, ito naman pong kanyang fuse. Tingnan po natin yung fuse niya, kung okay pa yung kanyang fuse, para sakali man po na ma-connect na po natin yung line sa ibaba, is okay na po yung ating ilaw pag pinasok po natin yung power supply. Kasi na-check na po natin lahat, pati yung kanyang fuse. So, ilulos lang po ninyo, tatanggalin lang po ninyo itong nut na ito, na plastic nut dito sa fuse holder. Mailalabas nyo na po yung kanyang fuse. Yan, ganyan lang po yung pagtanggal nyan. Okay, ito na po yung kanyang fuse. So, i-check na rin po natin yan gamit itong electrical tester. Ilalagay naman po natin siya dito sa ohms. Yan, dito sa ohms. Para ma-check po natin kung buo yung kanyang fuse. Tanggalin na po natin itong test rod dito sa line ng ilaw para ma-check po natin itong kanyang fuse. Ilagay po natin muna siya sa ohms. Yung kanyang arrow, ilagay po natin dito sa ohms. Yan, nakalagay na po siya. And then, check po natin magkabilang dulo yung fuse. Pagka tumunog po yung tester, ibig sabihin buo po yung fuse. Okay, buo po yung kanyang fuse dahil tumunog po yung ating tester. So, okay na po yung ating fuse. Ibalik na po siya dyan sa kanyang fuse holder. Yan, saka ibalik po natin itong kanyang pin. Okay, pagkabalik po natin itong fuse holder dito, make sure lang po natin na nakahigpit yung kanyang nut. Okay, bago natin ibalik itong pin dito sa line, make sure natin na yung ating neutral is sa neutral talaga lalagay. Itong kulay puti, dito po sa neutral. Kulay black, ayan po, kitang-kita naman. At itong kulay itim, itong may fuse, dito po sa kanyang mong line para hindi po magkabaliktad. Okay, after po nating maibalik yung kanyang pin dito sa line na itong fuse holder, ibalik po natin ulit siya sa dito sa loob. And then, isara po natin itong kanyang pinto para sakali man na may humawak na iba, is hindi agad mahahawakan yung line kasi nakasara yung ating pinto. Okay guys, tapos na po natin ma-check ang lighting pole na ito. So, nalaman na po natin kung ano yung naging problema niya. Wala yung kanyang supply, ibig sabihin hindi po connected yung kanyang supply doon sa main line. Ganun lang po kadali mag-check ng lighting pole tulad ng ganito mga street light pole.
Sundan lang po ninyo yung aking ginawa. Ganun po yung tamang procedure. At I'm sure na makukuha nyo po yung tamang yung mag-troubleshoot. Okay, maraming salamat po. At bago ko po tapusin ang video na ito, guys, please don't forget to subscribe our channel, Diet Boy 40. At pakahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko po na video na i-upload. Kita-kita po tayo sa susunod ko na video. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.